What's up? Nagbabalik. Okay, no? Live ulit tayo sa ating next fight by Petesio. Go, go, go. Go, Pilipinas. Okay, no? Next na po, si Petesio, no? So, kakatapos lang ng, ano, ng laban. Patapos na laban bago si Petesio. Alisin ko lang yung banner. Go for gold, Neste Petesio. No? Subaybayan natin ang nakakaabang na laban ng dalawang magkatunggali na ilang beses na naglaban at kumbaga ito ay Pacquiao Marquez 4. So ito na. Ay hindi pa pala. Mayroon pang susunod na laban. So magbibigyan lang tayo ng advance and go for gold, Philippines. Go for gold. Naka pala si Petesio, no? Naka power punch. Ito nga pala nga, itong laban na to is talagang marami nagsasabi na ito nga is home court decision daw. Magkakaroon daw ng ano, ang pinaka-technique lang talaga dyan is para talaga maipanalo ang ating gold medal. Ibigay lang talaga ni Petesio yung ano, yung pressure niya, ipipressure niya talaga yung kalaban. And, kasi bilang sila 1, 2, 3 naglaban. So, naglaban na sila ng tatlong beses. So, marami na rin silang pagbabago. Marami na silang ano, subok na ba? Kumbaga, ito na yung Pacquiao and Marquez 4. Kumbaga, kailangan ma. Ito pang pinakaano dyan, good news. Ay bad news kasi nasa Japan na ano, ang laban nila. Kaya marami yung kasabi na baka home court decision. Eh, hindi naman natin pahayaan na magkaganon kasi klaro naman sa judges na ikaw ay sumasapat. Talagang binibitawan mo lagang malaga sa sundukan. Eh, Olympics naman yan, hindi naman yan naman. Hindi naman yan bias na magagaling. Tsaka magagaling naman yan ng judges yan. Tsaka siguro wala naman siguro ng judges ng taga Japan na mag-judge sa laban nila. So ibang country ang mag-judge nila. Kaya huwag po kayong mag-alala kung ano man yung iisip nyo na home court decision. Hindi po mangyayari yan kasi wala naman po, hindi naman po taga Japan ang judges. And then, ang magbibigay naman ng ano niyan is ibang country na hindi Japan ang mag-score. So, kung ano yung nakita ng judges, yun yung ilalagay nila sa scoreboard nila. So, hindi po, sa tingin ko, hindi po gano'n ang Olympics at walang dayaan na mangyayari. Talagang kung anong result at magandang pinakita ni Nesli Petesio, go for gold. So, be it. So, after this fight, Thailand versus Germania, Germania. Si Petesio na po ang susunod na laban. San Sibio din. Shout out po sa lahat po ng nag-reviews. Marami din nagsasabi na ito nga si
si Eric is kung sa back, titignan mo yung back strike ni Eric, talagang tingnan natin yung back strike ni Eric is ano talaga is kaunti pala yung laban niya doon. Kumbaga yung laban ni Eric doon is back strike. Backstrike. And next repetition, meron po siyang backstrike record na tumataginting na may record po si Petesio sa ngayon is meron siyang 64 wins, 22 loss and 1 KO. So yun nga, marami na rin laban, marami na rin record si Petesio kaya rin sa amateur. So, tingnan natin si Ere. Sena Ere, meron siyang, yung amateur fight niya, according to Boxrec, is 10 wins, 2 loss. Kumbaga, titignan mo yung Boxrec ni pangalan nito ni Ere is paguhan lang kung siguro hindi lang siguro na record ng box rec, pero meron lang talagang kartada na 10 wins 2 loss at si Petesio ay meron kartada na kartada na kumataginting na 64 wins 22 loss and 1 KO by way of knockout. So, ibig sabihin na veterano kong si Petesio. Pero dahil nga sa tatlong beses na naglaban, dalawang beses na tinalo ni Ere itong si Petesio. So, ibig sabihin, talagang siguro matagal na ng boxer to sa Japan. So, nag-search mo nga siya, meron siyang belt na, hindi ko alam kung Japan belt ba yun. So, siguro veterano to, hindi lang talaga na bago lang talaga ito nag-join sa mga IBA, mga ibang palahok ng Olympics, ng amateur. Kaya, hindi lang talaga siguro na record, pero veterano siguro sa Japan. Dikit din naman din yung laban nila. Yung time na naglaban sila nung 2019, nanalo si Petesio, din nung IBA 2020, tinalo nga si Petesio doon, pero dikit lang din yung laban. Wala rin knockdown yung nangyari. And then, pagdating naman ng 2020, na World Boxing, natalo ulit si Petesio. Dikit lang din ulit. So, talagang patas at match na po talaga yung kanilang laban. And then, ang gagawin niya talaga ni Petesio dahil doon sa mga nakaraang laban niya, sa mga nakalaban nila ng pangalawa, tatlo, kumbaga nag si Petesio na natakbo pa sa ring. Kumbaga, itong gagawin niya ngayon sa Olympics, Olympics na po kasi ito mga kapower puncher. Olympics na po ito, ito na yung last niya na sa simula ng nag-elimination siya, apat na laban bago siya nagpapasok sa 4 gold, ibigay niya na lahat ng dapat niyang ibigay. Lahat ng pinagpaguran sa training, i-apply niya na. Lahat ng mga gustong i-instruct ng coach, sabi, i-apply niya na rin. Para wala talaga. Check, go for gold po. And then update lang din sa mga lalaro pa kay si Marshall and din kay Paalam. Congratulations po kay Paalam, no? Kasi nakapasok na nga si Paalam sa quarter sa semifinals and then si Umer Marshall sa August 5 nakapasok na rin sa semifinals. And then itong kalaban ni Petesio ngayon is laban ni Petesio ngayon is 4 gold na. Talaga apat na ng medalya ng Pilipinas na naiuwi na. Tatlo sa boxing, and then isa sa weightlifting, isa din sa kung
sa iba pang sports na hindi mo kasi ako masyado na updated sa ano. Sabi daw, nakakuha daw ng medal tong si Bian na rin, ano, pole vault athlete. Matawag yung pole vault yung tatalong ka, tapos yan may kawayan. Kung ano yung gamit nila na ano, tapos kaganoon. Kaganoon ka. Parang high jump. Pero gamit siya ng kawayan kasi nataas mo siya. Yun lang, no? So, habang nag-aantay tayo, mag-printuhan lang tayo, magbigay kayo ng comments para maisagutan natin. And then, so, maraming, sa ngayon, marami po kasi talagang, ano, naghahanap ng live sa laban ni Potesio. So, kung gusto niyo po ng live, eh, itong gagawin ko is, magko-comment lang ako, and then magbibigay ako ng, habang nanood tayo ng live sa TV, magbibigay tayo ng comments about sa laban ni Potesio. So, magbigay kayo ng comment para ano natin, sagot natin. Sabi nga ni ano eh, ni Noah Hitanis is Gigi. So, round number 3 na po tayo laban sa ano, sa Thailand versus ano. Marami tayo nag-aabang ngayon sa ano kasi buong mundo ang nag-aabang ngayon sa laban ni Potesio. Dahil hindi lang talaga ako ang nag-live, nakabot ito. Channel lala si Pauka Sports, may ibang mga ano, yung channel na nagko-commentary din about sa laban ni Potesio. Kasi nga, yung ano, marami naglalabas ng mga sa about sa iyo sa laban ni Potesio na magkakaroon nga doon ng home court decision, pero hindi ko malabo magka-home court decision. Hindi rin malabo, pero malabo kasi hindi naman magkakaroon ng judges ang Japan. Pero magkakaroon nila ng home court decision kung talagang dadayain mo, kung magkakaroon ng padayaan. Pero kung sigurado naman ng judges, ng tanang judges yung score is panalo si Potesio o panalo si Japanese, patas naman yung laban ng mga judges. So, pagdating naman ng ano ng laban, kung lamang talaga si Potesio, kita naman talaga sa laban, mananalo yung mga umpire. Ipagdasal din natin. Maraming nakatutok sa TV, sa YouTube, si search yung mga pangalan nila, and then napunta sa live ko at napanood ako, and then magbibigay lang ako ng info. So, marami talagang nag-aantay sa laban niya. Kasi ito ay fighting for gold na po kasi ito, mga kaibigan. Fighting for gold. So, hindi na to fighting for ano. Ito na yung last na ng kabanata sa Olympics niya. So, magiging huli at huling suntok na niya to sa Olympics ng 2020 Olympics, ha. So, huling suntok na niya na to. So, dapat lahat ibigay niya, ibigay ng lahat ng kalaban ng finals. Siyempre, kahit naman ako eh. Numaban ako ng finals din. Share ko lang din. Numaban ako ng finals ng kararong pabansa. Ay, ng Squad National sa Zamboanga. Ibigay ko din yung lahat. Although, digit din, pero at least nanalo tayo. Nabigay natin yung best natin sa laban. Nabigay natin yung magandang laban, yung kalaban ko nun, pero panalo tayo. So, kaya naging gold medal din ako din sa National Squad 2013. Squad 2013. Gold medal pa tayo dun. So, ganun lang boxing mo. Talagang ibigay mo lang yung lahat. Pag last na laban na, ibigay mo na lahat. Kumbaga, 3 rounds na po kasi. Round 3 lang po ang laban ng amateur. So, ano pang iintayin mo? 3 minutes lang yan. 3 minutes, 3 rounds, and 1 minute interval. So, yung 3 minutes na yun, 9 minutes na yun sa pinag-trainingan mo. Hindi lang ilang round ka nag-sparring. 8 rounds, Olympic schedule ka. Siguro, ano ka?
10 rounds, 8 rounds. Yun yung pinaka-limit na sparring pagdating sa mga ganyang Olympics na laban. Na ganyang laban is mga Olympics, mga 3 rounds. Hindi ka nag-i-spar ng 3 rounds lang. Nag-i-spar ka ng above pa dun sa laban mo. Laban mo, 3 rounds lang. So, ang lalabanan mo, syempre, ang i-sparring mo, 4 rounds. Mag-i-start ka yun, 4 rounds. Tapos, 6 rounds. Hanggang sa mag-eat ka. Baka nga, si ate Nesty Petesio, nag-i-sparring pa yan ng mahigit ilang rounds pa. 12 rounds. Para, syempre, yung limit ng lakas niya, yung limit ng endurance niya, kahit gaano papagod yan, kaya niyang itiisin. Kaya niyang makipagsabayan. So, siyempre, kung yung round mo lang is 3 rounds lang yung schedule fight mo, tapos 3 rounds lang din yung laban mo, ay yung i-sparring mo o ipagpitrinayan mo. Hindi, pagdating ng laban yan, kung bibira ka ng bibira, hindi kakapusin ka talaga. Kaya maraming boxer na kinakapos sa stamina pagdating sa boxing. Kasi ito, mahina siguro sa takbo. And then, ang pinaka-the best talaga na is yung sparring. Sparring talaga. Kasi actual training. Walang alalayan yan. Talagang kung ano yung suntukan dun sa ring, yun talaga ang mahirap mo. Para ma-training mo talaga yung sarili mo na pagdating sa laban, kaya iba-iba ang pinapa-sparring sa'yo. Kung nari, sparring mo fighter kalaban mo, fighteran talaga kayo. Tapos pag sparring mo naman is yung slugger man. Kasi ang fighter po kasi, dun makakakuha ng hangin. Masabayan talaga. Mga yung suntukan talaga. Kayuan lang ba? Harapan lang. Pagkita na suntok, sabayan. Kasi yung stamina mo, na halongkat. Tapos, kung sparring na nga, tatakbo-takbohan mo pa. Yan yung pinaka gusto ko nung nag-i-sparring ako. Lalo na spartmate ko yung flat-footed. Yung gusto ko kasi sabayin. So, sabayin talaga eh. Kaya nasira yung mukha ko eh. Na ilong ko, tuwabing eh. Nasira talaga yung mukha ko nun kasi yung dati ko ilong ko dito tabing eh. Kasi ang gusto ko kasi talaga dati is yung pagdating ng sparring, training, talagang sabayan kami. Yung flat footed lang, yung harapan lang talaga, nandun lang sa harapan mo yung laban mo. Tapos, palitan ng alasuntok, bigayan lang naman alak sa suntok, pak, kuntihan lang. Hindi ka talaga tatakbo. 3 rounds yun, 4 rounds yun na ganun yung laban. Siyempre, ikaw, hindi masisira ang ilong mo, di ba? Sira talaga. Kaya, pagdating ng laban, kahit kung bibis sasabihin ng coach mo o kalaban mo maliit lang, tapos sasabay ka pa, di ba? Kung kaya mo naman siyang islagan o skoro-skoro, atras. Tapos, depende sa case-to-case basis kasi po yung boxing. Pagdating naman ng training mo, i-spark ulit sa slugger, yung scoring lang. So, makakadiskarte ka rin. Kaya pagdating ng laban mo, may ibang choice ka. May itong laban mo na to is kasi natagal sa'yo kunti. So, ang technique mo nito is fighter ka, pusher ka. So, pupush ka niya ngayon. Push ka niya, pag galaw-galaw sa ulo, body, pagkasasabag. Yan yung pinakagusto ko, yung matangkat ng kalaban, mga kapalpans. Kasi, pumapasok po kasi, ito na mga kapalpans, mag-i-start na po yung laban ni Petesio. So, papasok na sa ring, 54 kilogram. Wala naman pong judges na taga-Japan. So, iwas po tayo dun sa bias about sa scoring. So, pumapasok na po si Petesio sa ring. And then, abangan po natin kung ano yung result mga kapatids. So, stipot lang po kayo dyan. Magbigay kayo ng ano. So, yun na. Relax naman si Petesio. Next Petesio, mapasok na po sa ring mga kaibigan.
ang gasal po natin habang nanonood kayo dyan. O na, habang nanonood kayo, nanonood din kayo ng live ni Piteso sa Sport One Sports TV sa Channel 5 or whatever. So, habang nanonood kayo, nanonood din kayo sa akin. So relax lang din siya. Inhale, exhale. Pakita siya ng ring. So, ito na nga. Dito talaga sa final talaga mga kaibigan is talagang ano, ando na yung makaba mo, ano mo, yung exciting mo sa laban, ando na rin. Yung Japan, pumapasok na rin. Yung Japanese na to is medyo relax lang din. Pero inside niya, kinakabahan na rin. So, ano, diba? Nagpapasampal na sa coach niya, sa likod. Kasi yung kaba kasi parang matanggal. Umakit rin silang dalawa. So, habang nanonood kayo dyan, magbibigay lang tayo ng ano, ng... Makita. Baka maano tayo. Makapirate mga kapatid. Makapirate tayo eh. Mahirap na. Ano, si Petesio naka-red and then si Eren ay naka-blue. Okay. So, ako nanonood ako ha, pero ako'y kinakabahan mga kaibigan kasi siyempre ikaw ay talagang supporter talaga ng isang boksingero. Kinakabahan ka lalong-lalo na kapag ano, kapag ikaw ay ano, ikaw ay nandun sa harapan ng ring. Talagang ano, kinakabahan ka. Eh, lalo na pagka mag-anak yun mo. Anan. So, no copyright na po tayo. Start na po tayo ng round 1. Yan. So, ibigay mo lang yung best mo na expectation. No? So, yan. Okay. So, dikit lang yung laban. So, huwag ka na ano. Yan. Jab street na yun. So, huwag kang magpapadikit, Nesty. Huwag kang magpapadikit. Kasi, ang teknika niyan, huwag kang magpapadikit. Pressure mo lang. Pressure, yan. Ano, humahawak yung ano, hapon. Humahawak yung hapon. Ano? Humahawak. Talagang ano, talagang inahawakan si Nesty na para hindi makagalaw. Baka nga kasi para in-instruct ng mga coach niya, home court natin to. Bigay mo na. Pressure mo na. Huwag kang magparo. Alis. Alis dyan. Alis. Ang ingay ko, mga kapatid. So, yeah. Alis lang. Huwag kang mag-ano. Nauubos ang oras kapag kahawak ka ng hawak. Kasi umahawak na ano eh. Magbigay ka ng pang power punch na ano. Yan. Yun, tumawa yung jab street. Apat. Pumasok yung isa. Pumasok yung street na yun sa mukha ni, ano, ni Ere. Pumasok yung street na apat na sunod-sunod. Papasalubon. Okay, yun. Pumasok yung street na yun. Pumasok din yun. So, yun. Yun. Yan. Mga power punch. Talagang kalalo na pagka magpapahawak 1 minute left sa round number 1, pasok mo. Wag. Okay, binabalibag si ano, binabalibag si Pelesyon ng ano ng Japanese na to. Yan. Pampahina rin kasi yung ano habang nadikit tapos sinusuntok mo sa katawan. Na imihina rin yung kalaban nun. Parang hindi na to ano eh, parang iba yung galaw ng ano ngayon ng Japanese. Kasi ang ginagawa niya, kapag sumasalubong at bibitaw ng suntok si Nesty, hinahawakan niya agad, parang ayaw niya nang magpatama. Sino mo? Ibigay mo yung ano mo, ibigay mo yung best mo Nesty. Yan, tumama yung straight na yun sa mukha. Yung malayong straight, yan, malayong straight. So yun lang, hawakan na naman sila ng mukha. Hawakan na naman. So, hindi talaga natin dapat pabayaan na hahawakan lang siya ng
ng ano kay end of round number 1. So tingnan natin kung sino lamang sa round number 1. Ang sabi ng coach ni ano ni Steve Tesho. Ito na. Ito na. Sabi ko nga sa inyo, ito na. Ibigay mo na ang best mo. Ibigay mo na yung lakas mo. Go for gold na to, go for gold. Walang maayos sa patama yung Japanese dito, walang maayos sa round number 1, walang maayos sa patama. Straight, tumama 'yon, ang straight na 'yon. And then body, tumama rin. So tingnan natin kung sino lamang sa first round. So Lord. Round number 1 lamang ang Japan mga kaibigan lamang. Walang binigay sa score sa ano. Kaya dapat baguhin niya yung ano. Bago oy, tumama yung hook straight na yun. Tumama yung hook straight na yun. Okay, tumama yung jab straight, hook straight. Round number 1, gayahin lang niya yung kay Irma Testa. Yan. Ibigay niya lang yung ano niya, yung sa round number 2 na to and 3 na to. Maipapanalo natin to. Nesty, go, go, go. Lakasan mo yung loob mo. Bitaw ka ng suntok. Yan. Huwag kang magbitaw ng suntok ng pasugod. So, Nesty, hindi. Lord, man. Dapat. Yan, tama yan. Yan. Nice punch. Yung ginagawa niya dapat, yung sumusugod siya ng jump straight, pak. Tapos, dapat ginagawa, hindi na siya magpapaano. Yan, nice. Hilo ang ano ngayon. Hilo ang Japanese ngayon, hilo ang mukha. Tinamaan ng ano, sasabi ko nga sa inyo. Ha? Tinamaan, nice. Silang. Nice, Tipetesyo. Go. Guys, tama yung decision niya. Nice punch. Nice haribas. Nice haribas, nice tepetesyo. Nice, ganda ng overhang niya. Paano, tumama dito sa mukha ng Japanese. Ayun nga. So, magkakaroon ng bakbakan. So, yun na. Natitira sa round number 1 is, number 2 is 1 minute and 15 seconds. Sa round number 1, bumabanat po si Petesio po ngayon. So, yung continue mo lang gawa mo kanina, yung straight, kasi ano siya, kaliwete po si, ano, si Petesio, o itong si, ano, is kanan. So, dapat, ang unahin niya, straight, hook straight, dapat yung gagawin niya. Kasi para pumasok, pag pumasok siya, matatamaan ng straight si Petesio. Kasi straight, hook straight. Pasok digit po yan mga kapower punch. Yun. So magandang balita to no sa naibigay sa round number 2 kay Petesio no. Nice. Combination by Petesio. So, second round number 10 seconds for the remaining round. Huwag ka maghintay. Pasok. Pak. Nice. Body shot. Petesio. Ipagdasal natin na ibigay sa round, ang round number 1 kay Petesio. Second round. So, instruct ng coaches. So, slow motion. So, nice! Tumama yun. Namaan sa slow motion dito. Kaya nahilo. Round number two. Porpetesio. Gold. Oh, sabayan lang yun. Mas malakas yung kay Petesio, man. Okay. Malalaman sa round number 2. Sana ibigay sa round ang round sa kanya. Nice. Good news.
Good news, mga Power Punch. Good news. Good news. Good news. Test, test. Tumama. Good news, mga Power Punch. Sa atin yung round number 2. Sa atin yung round number 2. Sa atin yung round number 2, mga Power Punch. Good news. Good news. Sige, sige. Sige, ibigay mo lang yung best moments. So good ka na kasi last round na yan. Live in Tokyo, Japan. Last round na yan natin, ST. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Round number 3. Guys, body shot. Nice body shot para Misty. Oy, nice. Four punches. Four punches. Pumapasok 'yun. 'Yun, continue lang, Nesty Petesio. No? So patas na sila. Ibigay lang ko kay Ate Nesty for split decision or ano. Chak. Magbunyi ang mga Pilipinong sumusuporta kay Ate Nesty sa bawat Pilipinong nag-aano ngayon. Sobrang proud. Okay? Round number 3. 2 minutes left. Pasok. Nice. Mapasok yun. Nice. 4 straight, 9 straight. Gumaganon. So, pasok yun. Oh, so, GG na nga. Sabi ni Nawahitanes, GG. Pasok. Nice. Yun yung gusto niya, yun yung gawin niya, yung sabi ko nga, straight papunta sa harapan niya. Kasi hindi na makaka-counter si ano, kasi nga, ang suntok niya, ano, papalabas. Nice. Good shot. Nice. Ooh, Lord. Tama yung ano ko iniisip ko. Ano yung suntok niya, sa loob lang, pak, kasi nga, hindi na maka-pass, maka-counter punch si Ere, dahil yung suntok ni Inesti sa harapan lang. Yung counter punch niya, dito na lang sa loob lab kasi nakapasok na siya eh. So, good yan. Iwasan lang niyang umuna ang ulo kasi baka ma-deduction lang siya. Yun, pumapasok yun. Tama, pumapasok kasi nakaharap lang si ano eh. Nawalan ng pagkuha ng counter, pumapasok sa muka yung jab straight ni Petesio. Who goals begin? For the Philippines, second gold. 30 seconds for the third round. Nice. Ibigay mo na, Nesty Petesio. Ibigay mo na yung best mo. Last 30 seconds. Last 20 seconds. Suntok. Back. Nice. Magandang laban to. Sa round number 1, binigay kay Ere ang lahat ng score, 5 judges yun. In round number 2, lahat ng judges nang binigay kay Petesio. So, dito tayo magkakaano. Talagang ano, yung mukha na ano, parang, ayun na, ito, score, ano tayo, score, finish na po ang round number 1. Mukhang lugi naman si, ano doon, si Ere doon. Pero mag-base tayo sa score. Split decision goes to... Mamaya, wala pa. Nagtatanggal pa ng headgear, mga bro. Yun, no? Yes! Uy, tumama yung malak power pulse na yun. Kitang-kita kasi pagkaalog eh. Ano? Pak. Six punches. Hindi tumama. Pak. Yes, nice. Walang counter doon. Sine-ere na yun. Yung 6 power punch na yun. Okay, ito na po. Sino po, wait lang. Hinani mo si... Lord, man. Bakit sa Japan binigay ang score ng, ano, split decision? Mga kaibigan, pero okay lang dahil yan naman ang nangyari sa laro na to. Okay lang dahil nasecure na rin naman natin yung ating silver medal para sa NST, although natalo siya dito sa gold medal sa ika-apat na laban nila ni Ere. Although hindi man ibinigay sa kanya yung score ng 3 rounds. Pero
ano na yun, nakakalungkot, bra. Kasi, yun nga, tinama nga, nasa, ano, nasa home court decision nga talaga. So, home court advantage po talaga ang mangyayari. So, iba talaga ang sarili mong ano, bansa na lumalabang ganun. So, sa TV5 po, John Paul. And, yun nga, nakakalungkot man is shoutout po sa iyo, Valye. Ito na po, lumalaban na. Diyos. Bro, mga kaibigan is hindi nga po pinalad si Mesty Petesio dahil nga po sa home court decision, no? At mga balita bilang isang supporters ni Petesio eh, although okay lang, sinasecure man natin yung silver medal, pero sa next siguro pag-aharap nila, hindi lang siguro dito, pero ang score po talaga dapat is naibigay talaga ang ano, ang round 3 kay ano, kay Ere. So kaya naging score po talaga ng ano, ng kabuhuan is ano, 5-0. Kasi yung score sa round 2 kay Nesty, yung score po ng ano, ng round 3 is kay ano, kay Ere. So, itinotal yun. Kaya naging 5-0 yung score. Shout out po sa iyo. Di po kasi namin pwedeng iharap talaga ng matagalan. Kasi nga, ano. Tama na. Lolo ko, try naman kayo ano. Panalo sana kung hindi sa Japan ng ano, kasi may home court advantage talaga pag ano, ganun kadikit ang laban. So yun nga, limit, pero limit na natin yung silver medal dahil nga sa pagkatalo ni Nesty Petesio sa laban niya. Pero binigay niya rin yung best niya, mga idol. Kumbaga, nakulangan lang talaga sa round 3. Hindi ko alam kung naubusan ng hangin, pero congratulations pa rin kay Petesio sa winning for semifinals. And then, malaking karangalan na rin yun na nakuha niya ang silver at nakapunta ng finals sa Olympics. Kasi hindi rin basta-basta, kasi ilang beses na rin yung nakalaban, yung ilang beses, tatlong beses, yung nakalaan pa laban niya, yung hindi pa sa Japan, yung sa Japan siya naglaban niya. Kaya nga dapat sa Pinas ang at least okay, silver po. So, ayun na nga po, okay na nga, pinagbunyi na rin naman natin pagkapanalo niya ng semifinals. Although, lahat ng nakalaban niya, lahat yung ranking sa world number 1, pero tinalo niya. Pero dahil nga sa ito ay finals na, and then Japan pa, nagkaroon talaga ng ano, ng home court decision. So dapat Pilipinas, kung bigay sana ni Petesio yung 3 na knockdown niya o nakamaan niya ng sulod na punches na hilo, so hindi nagkaroon ng ganun, so hindi talaga ibinigay sa judges. Yung nga, sinasabi ko naman kanina, di ba? Yung sabi niya, papasok yung 4 na jab straight niya, pero hindi pa yung sapat para sa judges. Dahil kumakounter punches din po si, ano, si Ere. Kaya, nagkakaroon ng, ano, ng palitan ng suntok. Yes, sir, I'm, hindi naman ako sa nagtuturo. Nagtuturo din ako ng boxing, pero boxer, amateur boxer po ako, and then I'm gold medalist ng ano, ng
ng national squad, national open. And then hindi naman ako sa nagsasabing magaling, pero may ano lang, knowledge lang po about sa ano, kasi nakapagturo na rin po kasi ako ng boxing and nagpapalaban na rin ako ng amateur boxer po. So siyempre, kung ikaw eh coach ka, dapat alam mo kung ano yung i-instruct sa bata mo after ng round. So dapat ang i-instruct mo talaga sa ano mo is after ng round, kung lugi kayo, ipapapresyon. Although ginawa naman lahat ni Atineste, wala tayong question doon. Ginawa niya lahat. Sumuntok siya ng malami, sumuntok siya ng madami. Pero itong matibay po talaga ang ano, ang kwan. Yes po, buti po ito si ano. Ito, nasagot ko po yung question mo, Sir Bukal. Arroyo Bukal. I'm a boxer po. Although si ano, Olympia na po yan. Kasi hindi po tayo nag-train ng boxing. So, almost 8 years din ako amateur boxer. So, mabayulit po kasi natin yung copyright ng One Sports TV. Kasi malaking television po kasi yan. Once na, ano yan, i-kinabird mo yan, inilive mo yan sa YouTube man o Facebook man, pwede kang kasuhan ng copyright, anti-copyright 1970 Public Act 1970 copyright disclaimer ganyan blah blah blah. So sayang naman, di ba, makakasuhan tayo. So doon kay Tiger Fury, shout out sa iyo. Doon po, sir, is hindi po natin masasabing daya kasi talagang ibinigay naman din yung round 2 na nakikita din naman ng judges na lamang sinasabi that time, that round. Pero yung round 3 po kasi is ibinigay ni Nesty lahat ng dami ng suntok, pero kumakounter po kasi si Ere, kumakounter po siya. And then ang counter pa niya is medyo mahina lang, pero ano, natama din. Pero ang binibigay po talaga ni Petesio sa ano, sa kalaban is marami, 6 punches, pasugod yun. Iuuna-una niya yung straight, then straight jab, tapos tsaka hawak. So yun po yung ginawa niyang technique para sa ano, para kay Petesio. Eh matinik tong si Ere, ginawa niya, pag pumapasok siya, bumibitaw din ng straight tong si Ere. So salubong yung straight nila. So ibig sabihin na nang tingin ng mga judges, nagsasabayan sila ng punches. Dapat sa Pinas talaga ang gold. Although, isama na rin natin yung ano, home court advantage din sa Japan. Eh, hindi naman lahat kasi ng judges, kaibigan, is pumapabor sa ating mga boxer natin sa Pilipinas. And then ito, siyempre Japanese to, and Japan yung ano, home court decision, di ba? So ang judges po kasi ano po yan, dalawa din sa kabilang side, tapos isa dito sa harapan. Wait, dalawa, isa. So kung ano yung makikita dito sa judges, kung ano hindi niya makikita ng dalawa doon, hindi pare-parehas ng kita. So, hindi rin masasabi natin ano na daya, pero ibinibase lang din nila. Kasi pag ako journalist, ako judges, tapos hindi ko kita na kung sino lamang, siyempre, ibibase nila na doon sa kung tagasan ka. So, nari, ikaw ay Japan. Ikaw ay Japan. Tapos ikaw ay Japan ini, di ba? Ikaw ay taga Japan, tapos ang score ay hindi naman talaga ano, kitang-kita yung ano, kasi sa bahay lang kayo. Ibibigay yun kay ano, sa Japanese. So, yun talaga ang pinaka malungkot na ano, na balita ay nagkaroon na ng ano na hindi po daya yung nagkaroon ng home court decision ng advantage. Kahit naman dito sa Pilipinas, iginanap ang ano, ang laban.
tapos ganun ka dikit ang laban. Yan ang hassle po din mamang. Ibibigay talaga ng judges yan sa kung taga saan yung kalaban mo. Eh pero kung that time nagkataon ikaw ay tinamaan mo ng sulid yung si Eren at nagkaroon ng droge. Kasi na droge yung nahilo ba? Eh ibibigay sa'yo yung score. Diba? Sige, nahilo mo yun. Tinamaan mo ng malakas eh. Power punches yun. Tapos nahilo. Nahilo siya. So, ibigay sa'yo yung score. Mga anak doon. Mangi-long sing biya. Pangko. Pasod ko nung nagsuok. So, dito nga eh, malabo po kasi tayo mag-host ng Olympics dahil nga po yung sa hindi natin kaya yung venue. Kasi, oh, yan. Matagal na rin yan. Ano, matagal na rin yung sinasabi na dito na naganapin dito sa Pilipinas Olympics. Pero, yung buong, itong buong, ano, buong Metro Manila, eh, kulang pa yan sa delegation ng iba't ibang panig ng buong mundo. Diba? Kulang yan. Kulang yan. Ito buong NCR. Kulang yan. Kasi sa ano pa lang sa ano pa lang ng mga athletes tapos sa billeting pa lang ng mga athletes eh talagang kukulangin yung area ng Pilipinas. Pero although sa kanila yung ano, sa kanila na yung gold eh ano naman eh home court naman nila yun. Ang babawi tayo sa next fight ni Marshall at ni pangalan nito ni Paalam kasi wala nang matinik na kalaban si Paalam eh natalo na ni Paalam yung Olympic Rio Olympic gold medalist so yun na lang aabangan natin. Although ang mga kalaban sa next fight ni Paalam ay Japanese din pero kayang-kaya ni Paalam yun kasi si Paalam fighter yun. So, talagang may possibility na ma-knockout or ma-soon ni matamaan ng solid punches niya nung Paalam. Kasi maliit na yun yung Japanese eh. So, kung magbibigay ng power punches na makikita ng judges, ibibigay sa yung score. Pero kung sa bahay lang ngayon sa bayan at may hihingi ng punches, malabo ang ibibigay sa iyo yung score. Sa akin, agree po ako na hindi po nadaya si Maitesyo kasi kung nadaya po siya kasi doon kasi ibinigay po kasi sa kanya si Maitesyo yung round number 2 lahat po ng round yun binigay po kay Maitesyo so yung round 2 sa atin yung round 1 sa atin and then pagdating ng round 3 napakadikit lang din ang laban sobrang dikit lang din ang laban sa bahay sila eh walang ibinigay kay Maitesyo kay two judges man lang or kahit yung kay judges man lang. So, lahat kay M. So, nag-result ng pagpano na ni Mr. Decision naging 5-0. Kasi yung 50 points ni Petesio sa round 2 o sa 100 points. Pwede may bong nag-conde. Ano yan? 28. Round judges 1, judges 2, judges 3. Sa round 1, 28 si Eric, 27 si tapos, round 3, judge 1, 2, 3, 4, 5, judge round 2, 28 si Ere, 27 si Petesio. Round 3, 28 si Ere, 27 si Petesio. So, ganoon po ang scoreboard nun. Kahit na lang si, si Petesio sa round 2, pero hindi binigay yung round 3 kay Petesio, lahat kay Ere. So, hindi pa rin mananalo. Sin decision ng tari mag-tuloy. Siyempre, o lalo na, sa Facebook po kasi na may nagla-live, o hindi po kasi ma-violate yun. Hindi makaka-copyright strike ni Facebook. Ano lang, kasi sa YouTube kasi, hindi lang kasi yun, parang, i-ano mo lang yun, i-live mo lang yun, wala ka na yun. Ito po kasi yung channel na, ibang channel na nag-live. Sa YouTube kasi hindi ka makakalive kapag hindi ka passing sa subscribers. So, sayang naman, di ba, kung ilalive mo yun. Tapos, maraming nga nanood, pero tatanggalin din naman after mo, di ba? Or during live mo, tatanggalin sa'yo, di ba? O di ba, kawawa naman tayo, di ba? Sa pinaghirapan natin ng ilang buwan, get po yata natin, diba? So, ganoon po, sana may nakaintindi at nakapagbigay ako kahit marami nagagalit dyan na ganoon nga, mukha ko lang doon nakikita ko kanina. So, sinasabi ko yung mga sinusuntok ito, diba?
Lagi yang kandam Thank you po at saka hindi ka ma'am Margie Belyesa, shout out sa'yo. Siyempre, history na nga eh. History na nga po ng Pilipinas yun. Meri kayong atani. So, mga kaibigan, history na yun ng Pilipinas. Nakapasok na nga tayo sa finals. Tapos sa boxing pa. And then, secured na nga yung silver. So, napakalaking bilang isang athlete, napakalaking karangalan na rin sa atin yun kasi unang-una nasa ano na yun, nasa history na yun ng buong mundo eh, na Pilipinas eh, na nasa history na tayo, na nakakuha na tayo ng silver at finals na. Diba? So, napaka congratulate rin natin si Ate Nesty. Ginawa niya rin yung best niya. Binigay niya lahat ng makakaya niya pagdating sa laban eh. Wala na tayong masasabi doon. And then, binigay niya man niya yung round 3. Binigay niya yung lahat ng round 3. Sanabi ko nga sanina, kung napanood mo niya mamaya, yung laban, talagang binigay yun ni Nesty Petesio yung round 3. Lahat ng lakas niya binigay niya. Gusto mga sabihin din talaga. I-add mo ako sa ML, bro. So, ano po ako dun? Pamitik na rin. Austria 15. So, message mo lang ako. Bibigyan kita ng skin ni Nana. Kung anong gusto mong skin na bro, bibigyan kita. Yes po, talo na nga. So, congratulations pa rin sa lahat. Sana talaga po, sir, naki-on niya yung Japanese. Kasi, wala nang comfort decision to yung kapag nakiyo mo yung Japanese. Mag-home court decision ka pa. Kahit bigay mo lang yung power punch ba? Sakitang-kitang power punch yung binibigay mo sa kalaban mo. Umayanig at tapos walang gante, yung parang tinamaan ka tapos hindi na gante, yan score yan. Then pag tapos bumitaw ka naman ng maraming suntok, apat yan suntok na yan eh, tapos hindi naman klaro yung pagkatama sa iyo, tapos gumanti, counter puncher pa si Ker. So yung judges niyan, malilito na. Ibibigay na yan kay Ere kasi nga Japanese. Kasi pag once na sobrang dikit ng laban talaga, home court. Pero walang daya yun ha, walang daya. Kasi dikit talaga ang laban. Kumbaga yung laban, ibinigay naman yung round 2 pero hindi talaga umabot sa round 3 yung score. Yung round 3 ibinigay din kay Ere lahat ng score. So, yun na. Sad to say, matalo, pero history of the Philippines ibigay rin lahat ni Nesty Petesio. So abangan na natin pagbabawian niya ni Marshall and si Paalam, kasi si Paalam pa ay potentially gold medalist kasi maglalaban yung naglaban sila kanina nung Rio Olympian gold medalist and then world boxing series champion yung kalaban ni veterans nga pero natalo ng bagito lang. So yun na yung pinaka tinik ng ni Paalam sa timbang, pero ngayon tinalo niya, so wala nang tinik. Okay, kayang-kaya niya yung Japanese sa laban niya. Wala akong ibang ano doon.
sabi-sabi, wala nang intro-intro. Kaya ni paalam yun. Oh, yun nga, tama. Solid, walang solid punches kasi ang gusto lang sana ni Stipetesio doon is yung score lang. Kaya sabi ko kayo na bumibitaw siya ng anim na ano na pasugod na ano. Inuuna niya yung straight jab, straight jab, straight jab, straight. Then pag patama doon, walang impact ba? Walang impact. Tapos hindi rin nagpapahuli si Erin, nagbibitaw rin siya ng malalakas na suntok. Bibigyan niya ng counter puncher. Kaya nakikita ng mga judges na digit yung laban. So, masasabi natin Daya, kung tinatamaan mo siya ng power punching, tapos nahilo, nadrugi, tapos ikaw natalo ka pa. So, yun yung sinasabi ng Daya. Pero home court advantage is na sa lambang hindi nasabi ng si Pitesho pero binigay sa mga laban so ibinigay yung score kay binigay yung ano parang total score o ano sa round 3 kaya nag-result ng 5-0 o yung unanimous decision. Yes, malaking karangalan na rin po sa atin yung ano ka, maging silver ka. Marami na rin po yung reward. So may reward na rin sa government, Philippine government. Bibigay na rin sa'yo as a finalist ng Olympics. And then, ano na rin yun, may results na yun na ano, na maraming sponsorship, maraming interview. Makikilala ko lang po ito. Kaya kahit mag-vlog ka at inesti, susuportahan ka namin. No? Kahit maraming sumusuporta sa iyo. Kaya in terms of vlogging, pag ikaw pumasok sa YouTube. May YouTube channel na po, Nesty Petesio, search niyo po. YouTube channel, Nesty Petesio YouTube channel. Nesty Petesio channel. So search niyo po yun sa YouTube. Meron pa siya uploads yun, mga training niya. So paano natin, si Petesio talagang ginawa rin niya yung best niya sa laban. So yun nga po, for info, natalo po si Nesty kanina. So via unanimous decision. So wala pong bias na nangyayari. Pero naman yung Nesty, binigay yung round 2 sa atin. And then binigay yung round 3, round 1 kay Eren, and round 3 kay Eren. So yun yung naging results. Hometown decision. Wala na pong ibang intro. Kay paalam, Carlo, paalam hometown decision. Possible, pero no to hometown decision kay paalam. Kasi malakas si paalam. Iba, ikumpara mo na lang yung lakas niya sa iba. Diba? Si Paalam talagang may tuwala ko doon kasi malakas yun. And then sa records niya, may mga knockout siya. So, possibility na ma-knockout niya yung kalaban niya. So, yun na lang hinintayin natin, yung knockout punch niya. So, yun na yun for semifinals. Yes. Community guidelines ni YouTube. Bawal ka mag-copyright ng ibang ano. Napakahigpit po ni YouTube sa Monsaka. And then sa Facebook, kung hindi naigpit yan, marami naging live chat. Si YouTube po ay napakahigpit. Kanina nga, yung clap niya dila ganun-ganun ko. Eh kung kaga lang ko siguro ng mga 10 seconds, 15 seconds. Nako, baka mag-email na yun si YouTube. Your strike and then remove this video, ganyan-ganyan. So, sayang. Mahirap na. Yes. Ang aabangan natin sa si Marshall. Knockout. Talagang iba ang lakas ni Marshall. Although naglaban na si Marshall ni Gaisinyak, naglaban sila sa Strada International Boxing. Although yung time na yon is 2019 sa Strada International Boxing, tinalo nga siya ni Gaisinyak. Pero ikumpara mo ngayon ang lakas ni Marshall.
2019 compare sa ngayon, eh, sobrang lakas talaga ni Marshall ngayon. Iba ang training ng professional ang kasama mo, professional coach and the legend coach ang nagturo sa iyo. Abangan natin baka manakaw din niya tong ano at nabawian niya tong taga Ukraine na to na nakakalaban ni Marshall. Kasi to sure na to for fighting for gold na tong si Marshall. Pero wag pa rin natin pagkumpiyansin, dasal pa rin natin na manalo kasi veteran din tong kalaban ni Marshall kasi may kumakartada dito sa amateur ng 128 above then hindi ako nagkakamali kasi panoorin niyo po yung ano ko yung last vlog ko na binigay ko ng ano ng update si Marshall at saka si Casey niya paano may mga kalamangan na nga si pangalan nito si Casey niya about kay Marshall. May kalamangan po si Jason niya sa score record, professional bout. 8 fight po si Jason niya sa professional fight. 8 fight, 5 wins. Pwede si 0-1 si Marshall naman yung 3 fight. Ang dalawa dun is 1 fight pala, 1 fight. Sorry. 1 fight, then yung professional fight niya, 1 fight, yung amateur fight niya is 17 nga lang or 19. So, yun yung ano, yun yung record niya. So, napakalaki ng diferensya sa laban niya. Pero, sabi ko nga eh, katulad kanina, bagito si Paalong, pero tinalo niya yung Olympian ng 2016 gold medal. So, hindi natin masabi talaga yung boxing. Eh, mananakot talaga ni Marshall yung kalaban niya ng taga Ukraine niya. Although tinalo sa yung nakaraang match nila, pero ikumpara mo yung lakas niya ngayon sa lakas niya dati. Talagang iba ang lakas niya. Ibang may train ka sa professional. Kasi power talaga ang inaano sa'yo. Kapag ito ay professional, ititrain talaga sa power. Eh, nakasama siya ang coach niya, si The Legend Coach, ang coach niya, si Pini Coach. So, talagang ano, ibibigay sa iyo yung mga power punch training talaga na magpapalakas na sa iyo. Kaya, tingnan mo nga si Darchin yan, tsaka yung bago si Darchin yung nakalaman niya, round 1, TKO, klaro-klaro yun. So, abangan din natin yung kay Ukraine na si Kaisin Yap. Kung paano ina-knockout ni Marshall in round 1 ba? O round 2 ba? O round 3 ba? So, tingnan natin ang results ng laban. Pero, tingin ko lang, hindi na natin. Kasi, dati na, hindi magsamahin pa si Marshall eh. Kasi, ako na talaga ni Gaisin Yap talaga, is fighter talaga. Tapos, sinunod ka na sugod, taas ka may sugod. Ang gagawin ni Marshall, ang ginawa niya din kay Darchin yan. Jab sit upper, jab sit hook, alis. So, tinamaan niya ng ano, ng susolid na hook si Darchin yan. Kaya na knockdown. So, tinamuhin na, basic jab sit hook lang yung binitawan niya. Tinamaan niya sa sulit sa panga na knockdown. So, ganun kalakas ang power ni Marshall. Yes. Wala po tayong magagawa nga. So, congratulations pa rin kay Petesio dahil sa binigay niya yung best niya bilang isang Pinay boxer na finalist ng Olympics. Sobrang galing. And then, pangarap mo na makapasok at makatuntong lang kahit sa Olympics man lang. Kasi yun lang kahit Olympics, makatuntong ka sa Olympics, finalist ka sa Olympics. Napakalaki ng difference. Finalist ka, gold, fighting for gold. Ilang beses ka lumaban, 4. So, napakahirap. Kasi depende kasi
ito magkaiba, agka hiwalay nga na, sinadya ko talaga ng ano yun, ng Olympics yun, sa limbang nila. Kasi, ano eh, sigurado magkaharap at magkaharap yung dalawa eh, sa finals eh. Kasi hiwalay yung dalawa, kasi sila kasi yung naglaban sa, ano eh, sa ranking for yung ano, qualifying for Olympics, sila yung naglaban sa finals. So, kaya pinaghiwalay talaga sila na yan ano, ni ng Olympian, ng official ng Olympics. Pinaghiwalay sila ng bracket para ngayon na ano, mag-aharap pa rin sila. Kailan mo, nag-aharap nga sila sa finals. Kahit lugi-lugi na nga sa bracket si Neste Potesio. Yung mga lugi-lugi na, andun yung magagaling. Andun yung mga ranking ng world. Si Testa, si tinagay doon sa bracket niya, doon pinalo niya. Diba? So, hindi natin alam kung ano yung sila yung mga bracket ng Japanese na yun, mga pichugin na yun. Diba? Kaya proud tayo na nakapasok si finalist si Petesio at nakuha niya, at naiuwi na niya ang silver medal sa Pilipinas. And then abangan na lang natin yung two boxer natin na maglalaban sa final sa quarter semifinals rather. Eh sana pag naibigay ni paalam yung klarong-klarong panalo para hindi maging katulad ni Neste Petesio na decision. And then kay Marshall naman wala tayong question doon na kaya niyang i-knockout in just 3 rounds, 2 rounds, 1 round. Basta hindi matapos yung run, kaya niya yung in-account yun. And then, hindi pa rin tayo pa-kumpiyansa dahil napaka, ano ng boxing. Pwedeng, ano, pwedeng mag-results ng, ano, na sobrang kumpiyansa ay magkaroon pa ng, ano, malas. So, continue lang sa pray natin. So, yun lang, congratulations pa rin kay Neste Petesio for ginawa mo naman lahat. Wala akong masasabi doon. Kahit sinong panoorin nyo na commentator, walang bias na nangyari. Karoon na talaga ng competition kasi sa sobrang tigit ng laban nila. Sobrang kalitan na mabibili sa suntok, hindi makita ng judges, wala namang ano, depth, wala namang maayos na malakas, solid punches na klaro-klaro pinapatama si Atin SP, and then magpapuncher naman din si Ere, so piligay sa Japan. Ang kami naman, very sport sa laban si bilang isang boxer, masaya ka dahil naging finalist ka, masaya ka dahil binigay mo yung best mo, at maging masaya ka talaga kasi may naiuwi ka kahit pa paano na pinakamataas sa silver medal ka man, so fighting for gold ka. So, ikaw na po nga pangalawa na malakas sa buong mundo yun, ha? So, yun na. Kung nanalo si Girls Petition, no? Mag-undi ako. Hi, Pilipinas. Hindi ka pinahal. Ay. Napaka-aro sana, napaka-sarap sa finish sana yung maiuwi mo yung Robobon. Ay, masaya na nga naman si Atinesh pagdating sa nangyari sa result ng laban. Okay din naman talaga ang laban na yun. Siguro babawian ni Neste yan. Another event. Marami pang laban. Marami pang gaganap yung laban na mangyayari. So, pag SEA Games split, mag Asian Games split, 2024 Olympics split. So, doon sa 2024, mag-gold na si Atin.
So, bata pa naman din si Ate Nesty Potesio and 29 na siya ngayon. So, after 4 years, 32. Pwede pa maglaro. So, ang sabi ko lang kay Ate Nesty, disiplinahan siya. And then, siyempre, para hindi siya matulad ng ibang boxer. So, pag-ano siya, mag-invest. So, bumili na siya ng mga ano, invest siya ng mga pwede niyang i-invest sa makukuha niyang rewards dito sa rewards. Hindi tayo habang buhay i-boxer tayo. Hindi tayo habang buhay lumalaro tayo. Hindi habang buhay na nasa tugating tayo ng palakasan ng ating pangangatawan. Eh, nasa ano tayo, tao lang tayo, hindi tayo mag-ano tayo, hihina tayo, kakainin tayo. Mas maganda yung may ipang ka, may pinak, may ipon ka, may business ka. Sabi ko nga sa inyo, may YouTube, YouTube channel ka na rin kasi. Ako nga, hindi sikat eh. So, I try my best to maghanap ng mga content. So, content ko talaga is sports talaga. So, although nag-upload ako ng sports, hindi naman talaga nag-click. Ang iba ako ng content, so content ko about aspiring mga Philippine Coast Guard, pero hindi ko rin talaga content yun. Ang masaya talaga ako content na mag-share ng about sports, ano sa boxing. Hindi pa kasi ako talaga, tulad ni Eno, hindi pa ako ka-sports, hindi pa ako tulad ng ganun na mag-i-sponsor ba ng mga boxer na ganyan. Wala rin tayong gamit para i-cover yung ano, yung mga boxer na wala sa pro. So, darating tayo dyan. At kung kilala nyo naman yung Kilorde Boxing Gym, yung pinaka-unang champion at pinagmatagal sa division na 7 years or 8 years nawakan ng featherweight at ilang kong lead champion. So, iba ko din si Ilorde Flash. So, Flash Ilorde. Gabriel Flash Ilorde. So, soon yan, baka makikita nyo ko dyan kapag ako ay nagkaroon na ng budget para magkaroon ng camera. Eh, yung isang anak niya ay boss ko yun. At the same time, nininong ko pa yun. So, may possibility, isang sabi ko lang, kung may promotion ka, sana ibigay mo sa akin yung pagka-cover niyan. And then, para mayroon tayong content talaga na may share natin sa Pilipinas na professional boxing. Hindi lang tayo basta-basta. Competitive ito. Hindi lang sa amateur. And then, yun lang. Eh, baka malay natin din, pag bumalik yung palarong pambansa, eh, may budget tayo. Gusto pumunta tayo sa venue ng palarong pambansa. Mga aspiring mga bata pa yun, ha? Mga bata na lumalaban sa, ano yun, high school life yun. Lumalaban sa boxing ng amateur. At dun, yun yung mga potential na kinukuha ng mga Philippine team para ilaban din sa susunod na henerasyon sa Olympics. So, yun, nalagyan rin, nagsamasala ang mga school, sila yung mga nalabel sa palarong pambansa, national. So, yun. National Open, Philippine National Games, yan, ang Philippine National Games, dyan talaga, pumirecruit ang Philippine team para sa training nila mula nagaling ganay i-train ka lang, i-stay ka lang, allowance ka kapag ikaw boxer ng Philippine team, allowance ka, nilalaro ka lang, may gamit ka, may pagkain kayo, sasagot lahat, ibay mo lang, mag-training ka lang and then ibigay mo lang yung ano mo, yung full ano mo, effort mo lang sa ano, and then makapaglaro ka ng SEA Games, Asian Games, and then baka ikaw na susunod na Indian. Carlo Paala, magkakaroon ako sa bayan ng Amir. Matulog yan sa, ano ba, ano yan eh. Matulog.
matunog, matunog yan sa ano, sa Magandang Orient. Pangalang, ano, pangalang Carlo Paalan. Misamis Oriental. Thank you sa appreciate ng aking ginagawa. Kasi hindi, tulad nga sa nabasa ko yung comment, ito lang. I'm not Olympia. I'm not, hindi ako nakalaban sa abroad. Pero nakapagano na exhibition match ko. And then, my pinsan is a professional boxer. And then, champion international. Nasa Japan. Nasa Japan ngayon, actually, nasa Japan si Ryan Vito. Nasa top class, hindi ko kung saan siya rin. Ang gym niya is, kung may nakakilala, United Boxing Gym sa Japan. Eh, dapat, supposed to be, kung hindi ako nag-aral, dapat boxer na ako ng United sa Japan. So, professional. So, mas pinili ko po kasi yung future ko as parang gusto kong mag-aral na lang kasi naiba ko si yung ano ko yung landas ko pagdating sa yung time na high school pa lang ang purpose ko talaga is mag-professional, yun yung gusto ko mag-professional kasi yun yung ano ko yun yung goal ko yung time na ano nag high school ako nung wala ko nang mapansa professional talaga gusto ko. Ay nung time na gusto na akong kunin ng pinsan ko sa Japan, si Kun, kailangan ng boxer nun. Kukunin na ako, dapat, pressure college ko lang. Nagustuhan ko na rin yung habang nag-aaral ka, naglalaro ka. So, sabi ko nga sa pinsan ko, wag muna, mag-aaral na ako. Hindi ko naman din pinapabayaan yung pag-boxing kasi nga, naglalaro ako. Ng national squad, Philippine National Games, National Open, yung mga yan. Although nga, ano nga ako, qualified nga ako for maisali lang sana sa Philippine National Team. National Team, qualified for me ha, sa timbang ko that time. Mga timbang ko, sa Banan, yan sila, Paalam, qualified ako sa nung naglaban ako ng Philippine National Games. But, mas sabi ko sa akin, pag nagpa-recruit ka o nagsumama ka sa Philippine National sa national team, eh mag-aano ka, mag-stay ka doon. So, paano na lang yung pag-aaral ko? So, maraming nag-attempt niyan, mas pinili ang national team kaysa sa pag-aaral. Eh, napabayaan yung pag-aaral nila. So, ang ginagawa nila kasi nila, siyempre, mapapagod ka, mag-aano ka ba naman, mag-module ka na lang. Kumbaga, ano pa, papasa sa utak mo niyan, di ba? So, Hindi ko ginarab yung that opportunity kasi sakto na sa akin dun dito namin na kami. May allowance naman kami sa school, sa RPU. May allowance naman kami, may billeting kami, may mga issue kami ng mga sapatos, damit, jersey, ganyan yan. So, ngayon ko muna to kasi sayang to eh. Ang pag-aaral hindi mawawala, di ba? Ang pag-aaral, nandyan lang yan. Eh yung ano mo, yung pag-Olympic, ay pag-national team mo. Kasi ang national team, kapag hindi ka na productive doon, itatanggalin ka. Ano, paano magtanggal? Pag na Philippine National Games, isasali doon ang lahat ng Olympics doon. Mapa 49 kilograms pataas. Pag ikaw natalo ka ng taga-ibang region, pinamalakasin, Region 7, and Jensen, pag natalo ka sa laban mo na yun, kung ikaw pamaling-maling ka, kakuya-kuya-kuya ka sa training mo, natalo ka, palitan ka na, o saan ka na ngayon pupulutin. Di ba? Papalitan ka na sa position mo na po, kung anong timbang mo na nilabanan mo. Ganun doon, may qualifying din doon na hindi yung basta pag sinakabasa ka na doon, nabang buhay ka doon. Ganun doon sa ano, sa national team. So, mas ganda yung napili ko. Thank God ako na napili ko doon. Mag-aral muna. Hindi ko pinili yung pabinsan ko, pagpunta Japan, hindi ko napili yung national team, at mas inula kong mag-aral. At least, wala na akong magiging sa buhay kasi nakatapos ako ng teacher, pero hindi ako nag-teacher. Pumasok ako sa service, sa servisyo. Proudly, I'm a member of the Philippine Coast Guard. Talagang sobrang proud dahil sa pag-boxing ko,
matupad kayo pangarap ko na maging isang ano, talent by fighter. Yun lang. Yun yung naging way ko ha. Naging way ko para makatapos ng pag-boxing. And then yung way ko din para makapasa sa Coast Guard is yung maging isang Philippine Coast Guard athlete. But hindi nga ako natuloy sa Philippine Coast Guard athlete dahil hindi nga natuloy yung boxing. So hindi ako natuloy pero Coast Guard na ako nun. Pero pag nagkataon na may boxing, so automatic, join agad ako. Pero ako ngayon, nag-iba ako ng color pattern ng mas Muslim. Yun. Kina-share lang naman, hindi ko man isasabi na nagmamayabang. Sinashare ko lang kung saan ako nag-start. Kasi hindi kasi lahat ng bagay, nandun ka sa tugatig ng kasikatan mo. Kaya sabi ko kay Atinesh, ibigay niya lang yung ano, yung mag-ipon ba? Para sa susunod niyang ano, kasi sa matatanggap niya, marami siyang sponsorship, marami siyang magbibigay ng ano, hindi lahat ng ganun, habang buhay yun. Hindi stable. So, pag may dumating sa kanya na malaking biyaya, ayun, i-invest niya. Actually, may bahay na siya ngayon, ibinigay sa kanya. So, thank God yun para sa kanya. So, yung ibang mga pera man yan, ibili niya ng mga properties or yung properties na makukuha na niya ng income. And then, sabi ko kanina, mag-YouTube na rin siya kasi nga si Marshall nga, may YouTube channel kung nakita niya. Sikat na rin yung YouTube channel. Marami na subscribers din. Humor Marshall. So, marami lang pumapasok sa mundo ng YouTube. No? Hindi lang lahat, hindi masikat, kaya hindi kasikat, kaya hindi ka ano. Marami pumapasok. So, ano lang talaga, maswertihan na lang din na may tumatakilig sa content mo. And then, pasalamat din ako dahil may nanonood na sa akin. Okay, kahit hindi maayos yung gamit ko, ganito lang ang live, ganito lang ako magano, hindi katulad ng live ni Baucas, is maraming PC, maraming ano, bukod pa yung ano niya, although ako, wala kasi akong laptop ko sa bahay, gamit ng asawa ko kasi nagsasun life, yung asawa ko, yung laptop niya nandun sa office. So, yung laptop ko muna pinapagamit ko kasi hindi ko rin naman magamit dito sa base. So, cellphone lang na ang ginagamit ko pan-live. Pa-update lang, gusto ko lang naman din kasi ano, hindi ko naman hinahabol na tulad ng mga ibang YouTubers na pag nag-live, magsasabi na, oh, pakapi ka naman dyan, loads. Oh, lahat na nag-comment dyan, magbigay ng ano, ng kape. Hindi ako ganun. Kung sino lang yung magbigay ng biyaya, ay wala kasi. Pero yung sasabihin mo at mag-live ka lang for the purpose of sabihin sa'yo sa mga viewers mo na, oy, ano na maglalapag dyan, magano'n. Hangit. Kung sino lang, kung sino lang yung magkakagusto, wala pang ano ganyan kasi pangit nga yung ano mo, environment mo, di ba? Ay pangit nga yung gamit mo, hindi maayos yung setup ng camera mo, wala kang maayos na audio. So, sino pa ang mag-aano sa'yo, magtatagalan sa'yo? Kahit ganito man yung ano ko, live, ba, ito yung ganito ang live ko ba? Ganito yung live na setup ko. Marami pa rin nanonood kanina. Siguro, kahit napadalaw lang, napabisit lang kasi nakita nila live ganyan. Parang sumilip lang ba? Yung gano'n, yung kita mo yung thumbnail, tapos pinindot mo, tapos tignan mo, akala mo full fight live. So, yun yung hanap nila. So, siguro napadalo lang yung mga ganun. Hindi naman talaga ano yun. Viewers yun. Pero, sana, consider me to subscribe to the channel sa inyo. As your, pinutin nyo lang yung subscribe dyan. Hit the bell button para just in case na may mga bagong updates para sa mga ating mga sa sports, mapagbigay tayo ng update. So, ma-notify kayo. Yun nga. Para kami,
nasabi ko sa inyo kung saan ako, paano ako nag-start. Kaya ako nag-commentator, hindi naman ako champion. I'm a boxer. So, punta kayo sa channel ko, dun sa home ko. Yung mga ano ako dun, fight ako dun. Marami lang ako fight dun. Sparring, trust condom, amateur boxing, yan, dun, after dun. And then yung ano, yung ibang live labang ko, hindi ko na wala pa kasi di ba uso yung video dati nung high school ako, wala pa kasi akong cellphone. Parang pamansa namin kung may sound na lumalaban yan sa ano. Wala, hindi pa kasi uso yung cellphone, 2009, 2010, 2011, yun. Wala, di uso pa. Di talag ngayon na pag lumalaban ka, mag-video mo agad. Ma-upload mo agad. Para madudokument mo agad. Para for the purpose of just in case na gusto nung panoorin yung laban mo, makapanood ka. So, yun lang, no. At sana bukas for para pa rin five. Yumir Martial versus Kaizen Yak ng Ukraine. So, Liamado ko si Marshall opponents. Bakit? Kasi nga, malakas na si Marshall. Naglaban mo sila dati, tinaro siya, pero i-calculate mo yung bago ng last game. Kasi nga, malakas. Yun lang, and then nasa 126 minutes na po pala tayo ng vlog. So, thank you so much po sa pag-kilik, and then congratulations again for making history ng ating Pilipinas na nagpapagayagan ng ating karakalan sa boxing, sa boxing nation, sa Philippine boxing, and sa buong Pilipinas na ibigay mo lahat ang karakalan para sa ating bansa. Dahil sa pagiging isang finalist ng Olympics, achievement na yun para sa atin. Para sa mga nangangarap maging boxing. Maging boxer soon. So, yun nga. Hindi nga siya pinalad. Pero sana, bawi na lang siya next Olympics. Or bawian niya sa ibang laban yun si Ere. Okay. Ere niya. Marshall, paalam na lang po ang natitirang boxer natin sa Olympics. At soon, for good, hindi na lang ako. Lucky boxer. And then, ito po ba? Supportahan niyo po yung aking channel. To support my channel is clicking your subscribe button and hit the bell button for you to notify may anumang ina-upload ko sa YouTube. From now on, ina-upload ko na lang po is for mga sports, boxing, and nag-ano nga ako, nag-review, hindi mo tawag doon, magbibigay ako ng review sa boxing, and sa mga lumalaban. Sana, consider mo ako like sa PagTV, SumpagTV, so, ano, consider my channel Sports PG Sports TV to subscribe para friends tayo. Yeah. So, yun lang. Thank you. Paalam and mabuhay ang Pilipinas.